Yo, direkta mad na mo. Taga Davao na solidong DDS. Sa sistema na bulok, mga wala kayong imek dugong aso sa Kapampangan. Hindi dapat isiksik, ikaw dapat magbitbit dahil walang duda, isa kang tutanong in check. Nananatiling tagasunod nung tinuring nilang Panginoon. Ulo mo, sarap hambalusin. Total laman yan ay digong mga walang kaparakan. Kung man traidor sa bayan. Kaya paano mo ako matatalo sa battle kung duwag ka sa paglaban, mga katamo? Abstract lang. Walang kasubstance-substance. Puro lang tubo ka. Dami pang fans kahit walang pansining sa kanyang pansining obra. Panay labas ng track na pambasura. Sa kantangang pinalitaw ang kabubuhan, oo, sa kantangang kabubuhan mo ay sobra. Direkta pa naman pangalan mo, pero walang on point sa yung lyrics, yung tot kalat-kalat, parang utak lang sa sisig, hinahang sa batas na puro simili. Puro parang tanga yung estilo. Yung job, laborer, applicable kahit kanino, kaya paano mo ako matatalo? Kung wala kang improvement na tila. Sound trip ng natutulog. Nananatili kang mahina o mahina ka, bay. Kailangan mo pa magpagatong para lalong mag-init. Sobrang hina. Di makatayo sa sarili. Kaya kailangan pa ng suporta ng Sixth Street. Oo, kasi pinagyayabang niya. Nasa top 5 daw siya ni Sixth Street. Aba, nice din. Tanong ko lang ha. Ano lasa nung puwet ni si Street? Sige, himod pa. Hindi porket na mention ang sikat, akala mo mahusay ka na. Action speaks louder than words. Dapat pinapatunayan mo, tanga. Time. Yo, check. Errol daw ang nangunguna. Yan ang slogan mong panapos. Takot kang maunahan sa letra, ikay buraot, sa blacksmith ka hinulma, imapurol ka pangahalos, di ka nakakasugat, linyahan mo lang ay galos, pero sige ikaw na nangunguna, at ang di na sa pang-apat lang na pwesto, pero ikaw na rin ang mauuna, sapagkat ang apat ay na mismo, o sa pang-apat ay na dedo, ang dali mo lang naputukan, yung among dinadala, mabilis kong naunahan, ganito magsulat, o diba ganyan ka, pinuno ka ng kayabangan, wala namang sumang-ayon, kasi sumang-ayong katangahan, at feeling goat pa tong Aaron, greatest of all time, nakakahiya, nakikigrasya sa damuhan, hindi mo grasya, ninunguya, at may linya kang nakakainsulto, hain mo mismo, ipinarada, kadalas ay masama, kaya pala wala kong gana, at alam kong maaga ka naghanda, pero labis mo rin yang pagsisisihan, alam kong magpapakain ka, kaya ko nga to inagahan, kaya wala na, tapos na tong pinasugod, kasapi ng triangulo, ginawa ko lang pasabog, sa pulbura laman, saan na ba umabot, walang makitang ebidensya, hanap usti siya pagkatapos. Sana'y pumonger ka na lang, hindi ka na sana nagpasa pa ng video. Si Arces nga nag-back out nung nasa quarter na pangalan ko, kaya di ko sinasabing baril kung napakasayang kalaban o napakasayang kasi laglag na sa bakbakan. Kaya para sa akin, hindi ka banta, batang blacksmith. Pati linya, ginaya, pandayang ginagamit. Oops! Pero nagkampiyon pa rin, panahon ay sumang-ayon. Ganyan pagkatao, may man siya, mga ngailangan na ng champion. Kaya oras na, trabyakin ulo mo, sabay dukot sa iyong mind, bitch. Ilalagay ko sa trono, ganyan kita na mindset. Sabayan lalim ko, di kakayanin ng iyong knowledge. Di man nakapagtapos, pero sa bars na ay tumaduit. Tas sa isda mo inihambing, yung lalim mong tinataglay. Di nga nahasang kaisipan sa paghinga ka sumablay. Masyado ka lang trying hard, oro ay mapasa kamay. Sa kakapunchline mo, tuloy, napasa kamay. At last, madali lang kitang naguhit. Sinulit, binalikan ko pa ulit-ulit. Sa isang perasong papel at nang madali lang kitang napunit. Punit. It's your boy Rich Flow nga pala. Halfway House, One Voice Production, Rep the Hood, Sandamukal. Siyempre, flip tapat bahay ka tay. Shoutouts kay Kenji ng Bakbakan. Man, pinasakit mo na naman ang ulo ko. Laban na to ay para kay Aaron, laban kay Direkta. Dito ako para i-judge ulit yung laban. Kakatapos ko lang panoorin at naglista talaga ako ng punchline. Una kong pinanood yung kay Direkta, pare, kay Direkta. Sa aking sariling pananaw, isa siya napakagaling na writer talaga. Dahil kakaiba yung stance niya
bilang battle MC, nakikita ko sa kanya magaling magsiksik ng mga bara sa kada linya, ng mga words sa kada bar, ganun. Pero eto, sige. Isa sa nagustuhan kong linya niya ay yung pinuno ka ng kayabangan. Wala namang sumang-ayon kasi sumanga yung katangahan. Ang galing ng wordplay dun. Sumang-ayon, sumanga yung katangahan. Tapos, ang ganda din nung linya ni Direkta na nakikigrasya sa damuhan. Nakikikain sa damuhan. Hindi mo grasyang ginunguya. Men, ang ganda nun. Malakas siya mag-wordplay doon. Then dito siya naghanda ka ng maaga, magpapakain ka, kaya ko inagahan. So parang pinoportray niya yung paghahanda ni Aaron ng maaga. So magpapakain ka, naganda ka, pero pupudripping kita kasi naghanda ka, kakainin kita, kaya ako inagahan. So maaga din yung parang pagdating o pagbabalik ni Direkta, parang ganun. Pero isa sa pinakamagandang linya ni Direkta na kakuha ng atensyon ko ay yung batang blacksmith linya, ginaya panday ang gamit. Blacksmith, pare. Ang blacksmith ay panday. Yeah. Ang galing. Ang galing niya doon. Yes, pare. Batang blacksmith, linya, ginaya, panday ang gamit. Panday ang gamit. Ang galing yung wordplay niya doon. Tapos yung ganyan pagkataong may mancha. Kailangan na ng champion. Ay, sabon. Okay, maganda yan. So, punta naman tayo kay Aaron. Sinabi niya isa mga, well, yung intro ni Aaron dito, guys, alam nyo, intro, napakahalaga sa akin ng intro. Mahina yung intro ni Aaron dito, pero dito ako nagsimula sa tuta ng tuta nung incheck Duterte, referring sa Duterte. Tapos yung naglalabas ng kanta, tapos sa kanta kabubuhan, tapos bigla niyang ginawang sa kantangang sa kabubuhan sobra. Sa kantanga, sabi ng una. Tapos bigla niyang sinabing saka, parang sa kantangang sa kabubuhan sobra, isa kang tangang sa kabubuhan sobra. Ang ganda ng wordplay niya doon. Tapos yung thought kalat-kalat, parang utak lang sa sisig. Maganda 'yon. Yung thought ng kanta ni Direkta daw ay parang utak sa sisig, kalat-kalat. Tama yun, maganda yun. Tapos yung paggamit niya ng word na simile. Guys, sa mga battle MC, dapat marunong ka niyan. Simile, metaphor, hyperbole, yung mga yan. Dapat marunong ka niyan. At eto ang kinagulat ko kay Aaron, dahil hindi ko man siya ganun kakilala. Meron siyang observation tungkol sa similes. Yun yung pagkukumpara. Na parang. At nakita ko din yun kay Direkta, na may mga ganun siyang linya, na parang. So, nasita ni Aaron yung similes ni Direkta, at maganda yon. Tapos yung kanta mo parang sound trip ng natutulog, mahina. Maganda yung linya ngayon, dahil oo naman, pag nag sound trip ang natutulog ay mahina lang. So yun, binabanggit niya si Direkta na isang mahinang kalaban. Tapos yung sa bandang last lines ni Aaron, yung hindi porket minensyon ng sikat ay magaling. Totoo yun. So, meron siyang linya siguro na, or dahil personal shit na sinabi siguro ni Sixth Threat na top 5 niya si Direkta, sinabi niya yun. Tapos sabi, hindi porket mention ka na magaling, magaling ka na. Yes, totoo yun. At gusto ko yung linyang yun, though hindi to live na nangyari, gusto ko yung linyang yun. Bilang judgment ko yun. Tapos yun, bilang ending line niya, bilang outro niya, yung action speaks louder than words, kaya patunayan mo. Yes, tama. Konektado dun sa hindi porket minention ka ng sikat, magaling ka. Action speaks louder than words. So, kailangan pa rin patunayan ni Direkta yun, bukod sa salita pa ni Sixth Street. Though, ganun, kung sino man ang top 5 ng isa, kung hindi mo din naman papatunayan sa galaw mo, wala din yung sinabi ng magaling. Okay. So, yun yung
pinupunto ni Aaron. So dito guys, hirap na hirap akong i-judge to, hindi gaya ng mga una. Dahil guys, magkaiba sila ng style. Si Aaron ay meron siyang cut. Sa delivery niya ay meron siyang punchline, parang ganon. Bago niya suntukin. Si Direkta naman ay dire-diretso siya magbanggit ng kanyang verse. So guys, ako, sensitibo ako sa ganun dahil hindi ko sinasabing ayoko yung style ng mabilis masyado. Pero guys, sa delivery, yung clarity ng thought ng pinupunto mo ay mas makukuha pag maayos mo i-deliver. Kahit gano'ng kaganda yung linya mo, kahit gano'ng kasiksik sa isang verse, kapag may isa or two-liner, one-liner, two-liner na magandang pagkakadeliver, matatabunan yung 4 bars hanggang 8 bars na matulin pag sinabi. So, ganun ko to i-judge guys. Ang haba nung sulat ni Direkta pero matulin niya sinabi. Yung clarity ng thought. Guys, gaya nga ng sabi ni Aaron, doon niya ako nakuha. Yung doon sa thought, nakalat-kalat. Yun kasi dahil sobrang haba ng sulat mo, pinagsiksik mo sila, hindi mo siya madi-deliver in a way na talagang understandable. Or mind cut, magiging earworm or reaction catching. Parang ganun. Reaction catcher. Parang ganun. Attention catcher. Parang hindi mo siya makukuha ng ganun. For example, may 4 bars na sobrang tulin mo sinabi hanggang 8 bars. Kapag tabunan yan ng isang linya, isang rebuttal lang. Pero hindi ko sinasabing may rebuttal dito. Isang linya hanggang dalawang linya na maganda yung pagkakadeliver. Sana nakukuha niyo yung pinupunto ko. Hindi ko to sinasabi para paniwalaan ng lahat. Pero ito yung perspective ko eh. So dito sa laban na to guys, ang nakakuha sa akin ay yung delivery na maayos kahit na napakahaba at siksik yung sulat ni Direkta. Ang binoto ko sa laban na to ay si Aaron. Si Aaron pare. Nung unang video niya, intro ang nagdala, dito, gitna at outro. Yung pangalawang ginudge kong laban niya, outro. Man, hindi ko kilalang personal pareho tong mga pinapajudge ni Kenji. Walang bias shit dito. Pero, man, si Aaron, hindi ko alam yung flexibility na meron tong taong to. Sakaling dumating yung panahon na ma-meet ko to, magugustuhan ko siguro tong taong to. Magaling siya, magaling si Aaron. Pero Direkta, napakagaling mo rin. It's just a matter. Mike Solo nga pala, 777 Production. Ang boto ko po ay kay Aaron. Yun, mas nagustuhan ko yung mga binitawan ni Aaron. At tapos shoutout kay Direkta. Yun lang. Yo, Melvin, Fliprap San Jose. Aaron versus Direkta. Ito, mabilisan na lang. Bibigay ko yung boot ko kay Aaron kasi para sa akin mas mabigat yung mga wordplays niya sa last din ng mga punchlines niya. Kumpara kay Direkta na napansin ko yung ibang wordplays niya medyo rich, kumbaga medyo pilit na siya. Pero okay pa rin naman. Sa delivery, pares naman silang consistent. Wala namang nag-stutter. Pares maganda delivery nila. Siguro, dun na lang sa bigat ng wordplays. Bibigay ko yung vote ko kay Aaron. Props kay Direkta. Magandang laban. Solid.